So our topic for today is how to wire a three-way lighting circuit in two different methods. Para po sa mga beginner, please pause this video and have the copy of this three-way lighting circuit diagram. But for those who are already electrical practitioner already, hindi na po siguro kailangan kasi lahat naman po alam kung paano mag-wiring ng three-way sa mga electricians. So, hintayin nyo na lang po yung pangalawang pamamaraan kung paano po tayo makakapag-wiring ng three-way circuit na hindi po gamit ang ganitong diagram. So, ibang wiring po ang ating gagawin but magpa-function po siya same as three-way lighting circuit po, mga kalinya. So, let's start po, mga kalinya. Una po nating ipasok sa ating raceway ang ating main supply or home run kung tawagin, going from the breaker going to the junction box. So, pasok po natin siya. Po. So, ayan po. Ilalagay po natin ang ating main supply. Sunod po natin i-pull ang wire from our utility box going to the junction box. So, ito po yung sa ating three-way. Actually po, nalagay ko na po yung mga 0 terminal niya and 1 and 3 terminal which is traveler. So, traveler po natin is yellow. Ang common line po natin is blue. So, pasok na po natin. So, yung kabilang switch din po, ganun din po. Nalagay ko na po yung ating common terminal which is 0 on the drawing and 1 and 3 which is our traveler. So, yellow rin po, yellow po ang ating traveler. So, i-fold na ulit natin ang ating wire, sorry po, from utility box going to the junction box. So, ayan po, nakapasok na naman po siya. Pasok na po ulit. So, i-splice na po natin. So, from our drawing po, ang ating line, which is red, will goes on the one common terminal of our first three-way switch. So, ito po ang common natin, yung blue. So, atin po siyang splice. So, wala pa naman po siyang kuryente. So, hawakan lang. Pwede pa siyang hawakan. So, ayan po. Now, the second line will goes to our, this is our neutral, will goes directly sa ating ilaw or light. So, dito lang po muna siya. May natin kakabit sa ilaw. And then, from our drawing po, the traveler are traveler from three-way switch, one terminal to one terminal of the other three-way switch. So, ikakabit po natin. So, ito po sila. So, atin po siyang i-splice. Okay po. And the other is yung isa pong three-way traveler ulit, i-connect lang po natin. So, yan po ang isang pamamaraan how to wire a three-way lighting circuit. And then, yung common po ng isang three-way switch, ito po, will goes also to our lights. Light. So, ito pong dalawa ang linya ng ilaw. So, lagyan po muna natin siya ng mga connector, ng connector para po masaran natin yung mga open wire. So, ayan po, nasaran na natin ang mga open wires natin using our connector para hindi po tayo baklas at kabit ng electrical tape. So, dahil nagawa na po natin ang ating splicing, i-check naman po natin kung may mga, kung meron ba tayong shorted circuit o kung gagana ba ang ating sirkuito kahit hindi pa po siya energize with our supply voltage. So, let's start checking kung may shorted circuit ba tayo. Naka-off naman po ang ating breaker. So, check po natin dito. Ngayon, switch po natin dito. Okay. Dito rin po. Okay. So, wala po tayong shorted circuit. So, ang susunod po natin i-check ay kung gagana ba ang ating sirkuito kahit hindi pa siya naka-energize. So, since po ang ilaw na gamit natin ay isa pong energy saving lights,
hindi po tayo makakakuha dito ng resistance kasi wala po kasi ako incandescent. So kung i-check po natin ito at dito, halos open po siya. So may pamamaraan po kung paano natin siya ma-check kahit hindi, wala pa po tayong load. So gagawin po natin is i-short po natin ito dahil naka-off pa naman ang ating supply. I-short natin siya. So kailangan pag nilagay po natin sa ating main supply sa breaker o sa ating wire ito, kailangan po may pag binuksan natin ang isang switch, gagana po siya. So pag pinatay natin, mamamatay siya. Buksan natin dito, patayin natin dito. So ibig sabihin po, gagana ang ating circuito. So lagyan na po natin ng ating receptacle at ilaw at ating pong i-energize para makita natin kung tama ang ginawa nating pag-wiring sa unang pamamaraan ng three-way lighting circuit, mga kalinya. So ayan po, nakapaglagay na po ako ng receptacle. So i-splice po natin ang ating receptacle sa ating linya papunta sa ating lights, sa ating load. So ayan po, splice natin. And then also the other line, splice natin. So ayan po ang ating ilaw. Then saran ulit po natin ng ating connector. So saran na po natin ang ating mga open wires. Nakabit ko na po ang ating receptacle. Isara po natin ang ating junction box. Lagay po natin ang ating ilaw para matest po natin kung tama ang ating ginawa. Buksan po natin ang ating breaker, circuit breaker. Kasi muna natin ang ating gamit. So, on natin. Switch natin dito. Patayin natin dito. Buksan natin dito ulit. Patayin natin po dito. So, gumagana po ang ating three-way switch. So, tama po ang ating pag-wiring ayon sa unang method na ating ginawa. So, ngayon mga kalinya, gagawin naman natin ang ikalawang method. So meron siguro sa inyo dyan nag-iisip kung paano ba ang wiring ng ikalawang method. How to perform three-way lighting circuit. So ito po siya. Baka nga po pag nakita nyo, sasabihin nyo ito na lang ang gagawin ko. Kasi napakadali lang po talaga ng ikalawang method kung paano mag-perform ng three-way lighting circuit. So ito po ang diagram niya. Ganyan lang po siya kasimple. Yung pong dalawang traveler, dun po natin i-coconnect ang ating supply voltage. At yung common ng isang switch, pupunta po siya directly sa ilaw. At yung common din po ulit ng isang switch, directly lang po siya sa ilaw. So napakasimple lang po nito. Mas madali po ito para sa mga baguhan na bago pa lang sumusubok mag-wiring ng three-way switch. So tara mga kalinya, gawin na po natin siya. So ayon po sa ikalawang method, sa traveler po natin kakabit ang ating supply. So umpisa na po natin, kunin po ulit natin ang ating traveler. So ito po ang ating traveler. Kukunin po natin, naka-off na po ang ating circuit breaker. Kukunin po natin ang ating ating line. So ayan po, traveler po yan. Tingnan nyo po, traveler, ito po natin kakabit ang ating supply. So kunin ulit natin ang isang traveler, ito po ang isang traveler, at ito po ang ating neutral. So i-splice po natin sila, i-bridge po natin sila. Ayan po, so na-bridge na natin ang traveler at naikabit na natin ang ating supply. So mga kalinya, nagawa na po natin itong part na ito. So ngayon, ang natitira po sa dalawang three-way switch ay ang kanyang dalawang common. So yung dalawang blue. So yun po ang pupunta sa ilaw. So eto na po tayo. Yung dalawang blue po ang natitira dito.
common ng kabilang switch, common ng kabilang switch. So i-coconnect po natin ngayon ang ating receptacle sa linya na yan. So tara, i-connect na po natin ang ating receptacle sa natitirang dalawang common ng three-way switch. Ayan po. Okay, itong kabila sa kabilang common ng three-way switch. So napakasimple lang po, di ba? Traveler, doon natin ikakabit ang ating supply, ang ating line at neutral. Ang matitira, dalawang common ng tigisang switch. At doon natin ikakabit ang receptacle. So double check po tayo. So ito po ang ating traveler, which is yellow. Ikinonek po natin ang ating black, which is neutral. Ito po ang ating traveler ulit. Ikinonek po natin ang ating red, which is our line. At ang natira pong dalawa ay ang common ng switch nito, at common ng switch nito, siya pong pupunta sa ating receptacle o ilaw. So sasarahan ko po muna mga kalinya. Ipasok na po natin ang ating mga wire sa ating junction box. So tama po, ito po ang ating line sa traveler, ito ang ating neutral, black. Double check lang po sa traveler, ang natitirang common sa switch, common sa switch, nagpunta po sa ating receptacle. So close lang po natin ang ating junction box. So ayan, nasara ko na po ang ating junction box. So check po ulit tayo kung meron po tayong shorted sa ginawa natin. So lagay po natin dito ang ating test bit at naman ang breaker switch natin. Okay, so wala tayong shorted. So ngayon lalagyan na po natin ng load ang ating sirkuito. Lagyan na po natin ang ating ilaw. Check po natin kung kagana ba siya sa ikalawang method. So on na po natin ang ating circuit breaker. So ayan po, umilaw po agad siya. Patayin natin dito, buksan natin dito, patayin natin dito, buksan natin dito. So tama po ang ating ikalawang method, how to wire a three-way lighting circuit in different method. So pakita ko lang po sa inyo mga kalinya, ha. Off ko lang po, wala po tayong binago dyan, yung pa rin po talaga ang ating wiring. So ayan po, oh, eto po ang red natin, nasa traveler. Eto ang ating black, ang dalawang blue natin, siyang pumunta sa ating receptacle na galing sa common ng dalawang switch. So ayan po, so on ulit natin ang ating circuit breaker. So buksan natin dito, patayin natin dito, buksan natin dito, patayin natin dito, i-off natin dito. So on natin dito, off natin dito. So yan po ang pangalawang pamamaraan, how to wire a three-way switch in different method. So sana po may natutunan kayo mga kalinya. So double check ulit kayo, ito po ang ikalawang pamamaraan, how to wire a three-way lighting circuit. Napakasimple lang po, lalo na sa mga baguhan. So to, sa tingin nyo po, ano po ba ang advantage at disadvantage ng first method, at ano rin po ba ang advantage ng at disadvantage ng second method? So maraming salamat po sa inyong panonood. So please consider subscribing po and hit the notification bell button para palagi po tayong updated sa mga bagong videos. Sisikapin po ng inyong lingkod na makapag-upload palagi para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. So mga kalinya, hanggang dito na lang po. Salamat po sa inyong panonood, at sana po palagi niyo po akong sasamahan sa ating maraming pag-aaral tungkol po sa building at industrial electrician, electrical. So umpisa pa lamang po to mga kalinya. Maraming salamat po, and God bless po sa inyong lahat mga kalinya. God bless po. See you po sa susunod na videos.